Marami ang natuwa dahil kahit papano ay active pa rin si Catherine sa social media matapos ang hiwalayan nila ni Daniel Padilla. Dito ay pinakita ni Catherine na hindi dapat mag-dwell sa mga bagay na tapos na. Kaya naman ilang mga photos ang kanyang ibinahagi at doon ipinakita niya ang bagong kulay ng buhok. Orange ang bagong buhok ni Catherine at sinabi pa ang ganito, "I hope Santa still recognize me with orange hair." Kaya naman nag-comment agad ng kaibigan ni Catherine na si Alora Sasam at sinabi ang ganito, "Of course darling, you've been very kind this year." Dahil sa comment na ito ni Alora, maraming mga fans ang nagsabing napakabait talaga ni Catherine at hindi talaga pwedeng si Catherine ang maging dahilan ng hiwalayan nila ni Daniel. Mismo ang mga kaibigan ni Catherine ang magpapatunay na napakabuting tao ng nasabing aktres. Aminado din ng mga fans na kahit kailan ay walang nadinig o sinabing negatibo o masama sikat sa kahit kaninong tao. Hindi rin nakita o na-involve si Catherine sa anumang mga issue or skandalo dahil maayos nga ang pagpapalaki dito pati na rin ang management na umahawak sa kanya. Ayon sa mga netizen, hindi mo mapapakitaan o mariringan si Catherine ng mga salitang ikalulungkot ng tao. Ay walang sinabi si Catherine na masama kundi pagsuporta at patuloy na respeto na ayon nga sa kanya, nagsimula sa respeto ang relasyon nila at natapos sa respeto. Dahil din dito, lalong mas dumami ang fans si Catherine na halos aabot na ng 20 million sa Instagram. Napatunayan na rin ni Catherine na kaya niyang gumawa ng proyekto kahit wala si Daniel Padilla dahil kumikita ang mga pelikulang ginagawa nito. Kamakailan ay kumita ng mahigit 100 million pesos ang pelikula ni Catherine. Movie din niya ang may pinakamataas na kinita sa lahat ng Pinoy movies. Consider as top grossing film of all time sa Philippine cinema. Sa bandang huli ay masaya ang mga fans ng Catniel dahil nakita nila ang tunay na ugali ni Catherine na kahit minsan ay puro pagmamahal pa rin ang ibinigay nito kay Daniel at sa mga taong nakapaligid sa kanya.